Hello mga Kaliners, so welcome po dito sa Barak Beach Resort, Chupei, Hsinchu City, Taiwan. Ako sa nagaganap ang Sundance Beach Party. At kasalukuyan na gumaganap doon sa likod, habang nagmaganap dito, tatanungin natin ang mga organizer na pinangungunahan ni Alan Biray. Sir, magandang gabi sa inyo po. Ano po yung purpose ng event na ito na sinasabing Sundance? Yeah. Bali ito ay katuwaan lang para sa mga Pilipino. Though meron tayong mga invited na foreign as a guest. And then yun, naisipan lang namin na gawin itong concept na ito kasi wala pa, hindi pa nangyari ito sa history ng event dito sa Taiwan. So since exposed naman tayo sa mga organizing event, and kaya ito, nag-try lang naman ito, kumbaga try and error ito. Siyempre with effort ng mga kasama ko, special credit with Good Boys in Taiwan, si DJ Mon kasama ko nasa kanan, and Sir Albert. Sir Albert at saka si Sir DJ Mon Mon. So ngayon, ano ba ang pinagkaiba ng party na ito compared to other party na nakagawian namin, mga kabataan o mga OFW dito sa Taiwan? Usually kasi yung party sa Taiwan happens sa linggo, laging linggo. Walang overnight. Hindi rin pwede mag-overnight pag linggo. So ginagawa namin Sabado. Naisip namin ito kasi nung birthday ng isang kasama namin na napunta kami rito, na pag sinubukan namin na kung kayang palakasin yung sounds kasi kadalasan bawal sa Taiwan pag maingay. So sinubukan namin na lakasan kung wala ba talagang papalag. Inabot kami hanggang alas 5. Ayun, kaya para yun na yung pinaka-testing namin. So postro na natin to kung gawin nating event to kasi parang maganda tsaka maraming naiinggit sa mga live sa Facebook. Maliban sa kakaiba naman, kumbaga lahat ng mga DJ, nag-in-one kayo lahat. From north to south, yes. North to south, all Taiwan. Ito ay purpose ninyo para sa kasiyahan ng mga OFW natin dito sa Taiwan. Open pa naman para sa mga ibang OFW na dumadalaw, mga kaibigan na kagaya ng mga kaibigan nilang Amerikano, mabisita o kaya... Yan lang, open lang. Actually, open sa lahat ng party na ito. Though hindi muna kami nag-invite, hindi namin pinush talaga yung invitation kasi ilang araw lang yung preparation nito. Pero may mga, nakita nyo rin, may mga foreigner na pumunta, open naman sila. So yun, maybe soon, balay natin, mapalaki natin, mas mapaganda natin. So kumbaga, water test lang naman ito eh. So ayaw muna namin sumubo sa alanganin kung alam namin na hindi pa sure. So, malay natin soon, mas malaki. International, more foreigns, mas enjoy yun, di ba? So, anong nakita nyong kagandahan sa event na ito na mapapansin nyo na masasabi nyong we will try again next time? Kasi dito, eto, kakaiba yung disco sa Buhanginan, sa tabing dagat. So yung ambience, napakasarap ulitin. Do kami magbabarkada, Good Boys, hindi lang naman kasi namin isang beses or dalawang beses ginawa rito. Dati gamit lang namin mga sasakyan, sounds na nilalakasan namin. So parang malaya, naramdaman namin yung free will dito kasi yun, sabi nga ni Monmon na usually maselan dito sa Taiwan about sa ingay, lalo na pag gabi na. So nagpaalang kami sa Coast Guard, ginawa namin yung nararapat para maging legal, para may saayos to. So yun, thanks God at all is well, kumbaga. Nag-success. Sir, since kayo yung namumuno sa kasiyahan dito sa Taiwan, as a DJ, as a organizer, as a any performer, ano pa man, ano ba yung safety na maaari nyong masasabi dito sa area na ito, na masasabi yung safety talaga yung ating kababayan o sino pa yung mga pupunta dito? Okay, unang-una, itong area na to, napakakala nito. Pinagpuyatan namin to, sir. Palain, linisin, kinalaykay namin yan para matanggal ang mga bubog. Kaya nakita nyo ngayon, smooth na smooth lalo ang buhangin. Siyempre, iniwasan namin masugatan. Baga, zero casualties. Aside doon, Marshall style. Yes. Meron tayong mga lifeguard na hinire. Baga, do OFW lang din, na-briefing naman, nabigyan ng instruction. May mga marshals din tayo from Taugama and Siasin na
nag-aalalay sa atin para sa ganong kaguluhan. So, kumbaga, kasiyahan lang to, yung alak, ilagay sa dyan, huwag sa ulo. Tama. Sir, sa nakikita ko naman yun, parang okay naman yung flow ng event natin, sir. Plano namin, i-open namin siya, magiging open sa summer, opening ng summer, isa, tapos pangalawa, closing sa summer, at least twice a year. Okay. So ngayon, last na, bigyan kayo ng pagkakataon para pasalamatan yung sa likod ng success ng event dito. I'm sure, pinabukasan ito, I know na maraming feedback nito. Nagpapasalamat naman ako sa event na maraming dumalaw o pumunta rito. Maraming salamat din sa mga sumusuport sa amin grupo. Yun, nagpapasalamat. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagpunta nila rito. Doon na medyo may mga kunting mess lang sa regarding sa food sa kasa drinks, pero naagapan naman at ano naman sila, matyaga naman silang naghintay kahit pa paano. Unang-una, nagpapasalamat ako sa taas na nagkaroon tayo ng gandong pagkakataon. Naging successful at sa mga taong nandito, umaten, sumuporta. At nagpagod siyempre. And of course, sa mga audience talaga. At sa mga sponsor, of course. Sponsors na from the start ng event, andito lang lagi sila para... Kasi kung wala rin sila, wala rin, hindi rin mabubuhay ang organization ng mga event dito sa Taiwan. So yun, maraming salamat sa lahat. And yun, God bless sa lahat. Maraming salamat for this opportunity para sa lahat. I know na hindi nyo ito ginagawa para sa inyo, but bagos para sa lahat. Okay, at ayun po mga kaganapan dito mga ka-onliners. Hanggang sa muli po naming events, supportahan nyo po kami. God bless po, maraming salamat.